Sakit po ito. Muti nga sinabi ito ni Senator Tolentino na pati yung military natin, ma-infiltrate na nila sa pamagitan ng pagbibigyan ng free education sa mga generals natin. And then what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures. E baka ng mga bandang huli makalimutan na magkanta ng Bayang Maguilio at ang alam na yung... Nakakahiya mga kaibigan ng isang senador na si Rafi Tulfo na pumupuna sa lahat ng ahensya ng ating bansa, lalong-lalo na sa ahensya ng ating kapulisan. No? Ang tawag sa pambansang awit ay Bayang Maguilio. Saan napulot ni Rafi Tulfo yung Bayang Maguilio, mga kaibigan? Kanina, no? Tumawag ako sa kamag-anak ko dyan sa Pilipinas at tinanong ko yung tatlong elementary. No? Yung isa ay grade 5, yung dalawa ay grade 3. Tinanong ko sila kung ano ba ang ating pambansang awit. Ala, ang bilis ng sagot, mga kaibigan. Lupang hinirang. Tatlos yung tinanong ko, mga kaibigan, lahat tama yung kanilang sagot. Pero pagdating dito sa Senado, Senate hearing, mga kaibigan, ng isang Rafi Tulfo, ang pambansang awit, ang tawag niya ay Bayang Maguilio. Saan niya ba napulot yung Bayang Maguilio? Ano ba yung ginigiliw niya? Yung Bayang Maguilio ay simula ng kanta ng lupang hinirang, Bayang Maguilio, pwedes ng silanganan. Ganyan. Diba? Yan kasi sa kagustuhan mo ng, na magpag-grandstand ka, pati yung pagpuna mo dyan sa China, no? Sa pagturing mo na kalaban, enemy, ang mga China, ang mga Chinese, o ang China, diba? Natatawag mo na tuloy na Bayang Maguilio ang pambansang awit natin. Hindi ho Bayang Maguilio, nakakahiya. Sana sa susunod ay mapagpayuhan ka muna ng mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? Kasi yan, live yan, nakikinaririnig. Pambansang awit lamang, napakasimple. Tatawagin mong Bayang Maguilio ang ating lupang hinira. Ang dami tuloy na nagko-comment. Ni-lecture ka tuloy ni Attorney Claire Castro. Diba? Kung ano yung pinagmulan ng ating lupang hinirang, kung bakit tinawag na ang ating pambansang awit na lupang hinirang. Diba? Tapos sasabihin ng mga Tulfo natics na ang galing-galing naman ni Rafi Tulfo. Nagalit siya sa China. Tinawag niya ang kalaban ng China. At ito pa mga kaibigan ang napupuna ko dito. Kapag sunod-sunod na titirahin ni Rafi Tulfo ang China, baka maging pangalawang malaking pagkakamali ito ng isang Rafi Tulfo. Ang una, yung Kuwait, mga kaibigan. At itong China, hindi ito basta-basta. No? Kapag binalikan tayo dito, kawawa tayo. Kawawa tayo, mga kaibigan. Malaking bansa ang China. At aminin man natin yan sa hindi. Kailangan natin, no? Ang bansang China. Kung hindi natin kailangan, bakit tinatanggap pa natin? Tinatanggap pa ng bansang Pilipinas ang lahat ng mga imported mula sa bansang China. Diba? Tapos ituturing ni Rafi Tulfo na kalaban ng China. O hindi man lang niya inaalala ang ating Pangulo. Kung ano ang magiging kumanta tungkol dito. Diba mga kaibigan? Si Rafi Tulfo inimin na agad. Kalaban na agad ang China. Ang turing niya sa China ay kalaban na agad. Diba? Sa palagay niyo ba kapag tayo binweltahan ng China dahil sa mga pinagsasabing ito ni Rafi Tulfo ay meron tayong laban? Diba? Kaya nga kailangan dito yung maayos na pakikipag-usap. Hindi yung gera agad ang nasa isip ni Rafi Tulfo. Katulad ng nangyari dyan sa Kuwait, total deployment ban. Hindi naman siya ang nagsuffer. Hindi naman siya ang binalikan. Dahil nung binalikan tayo ng bansang Kuwait, ang nagsuffer yung kapwa natin, OFWs, nawala ng trabaho. Apektado yung pamilya nila. Hindi naman natulungan ni Rafi Tulfo, di ba? At ito na nga, ultimong pambansang awit ay hindi alam ni Rafi Tulfo. Ito ba ang dapat na ipagmalaki? Ito ba yung kakandidato bilang presidente ng ating bansa? Na pati lupang hinirang pambansang awit ay hindi alam? Tatawagin ba naman na Bayang Maguilio ang ating pambansang awit? Hindi niya alam, mga kaibigan. Sa palagay ko, hindi niya sa ulado nakantahin ang ating lupang hinirang. Sa palagay ko lang, ha? Di ba?
At ito, hindi, alam ko, hindi ito yung correct ni Raffy Tulfo. Palalagpasin lamang ito hanggat mawala ang issue na ito. Akala ninyo kasi, maliit na issue ito na tawagin bayang mag-ilaw ang ating lupang hinirang. No, hindi ito maliit na issue. Kasi napag-uusapan ng mga Tulfonatics, nakakandidato daw sa pagkapangulo itong si Raffy Tulfo. Ito ba yung tipo ng gusto ninyo maging presidente? Yung pati ang lupang hinirang ay hindi niya alam kung ano-ano na lamang ang tinatawag sa ating lupang hinirang. Diba? At sa palagay ko, itong mga nandito, si Senator Tolentino at saka si Senator Estrada, sila na yung nahihiya. At bakit naman kasi hindi ito kinorek ni Tolentino at saka ni Estrada? Kung ako siguro ang nandyan, kukorek ko talaga agad. Ay hindi bayang mag-iliw ang ating lupang hinirang, ang ating pambansang awit, kundi ito ay lupang hinirang. Wala namang masama kung ikukorek nila, di ba, mga kaibigan? Kasi nadadamay tuloy yung ibang mga senador natin, di ba? Nadadamay din sila sa kahihiyan. Kapwa nila senador, hindi alam kung ano yung ating pambansang awit. Tingnan natin, mga kaibigan, kung paano, no? Kung paano nag-lecture, no? Kung paano piniliwanag ni Attorney Claire Castro kung bakit naging lupang hinirang ang ating pambansang awit. Hindi ho bayang mag-iliw, Senator Raffy Tulfo. Sana sa susunod, pag-isipan mo, pag-aralan mo mabuti kung ano yung mga gagawin mo, kung ano yung mga sasabihin mo dyan sa Senate hearing dahil naka-live yan. Maraming nakakakita. Buti yung mga Tulfonatics na uunawaan ka kahit na ano yung sabihin mo. Kahit na ano yung pagkakamali na nagawa mo, no? Ay nauunawaan ka nila. Sinasamba ka nila. No? At proud na proud sila sa iyo kahit mali na yung mga sinasabi mo. May mga pagkakataon po na pinapalagpas natin ang isang sitwasyon. Pero nung nakita kasi ito ng mga netizens, itong vlog ko na ito, sila mismo ang hindi nagpalagpas dito. Gusto nilang turuan ng leksyon ang ating senador na si Senator Raffy Tulfo. Ano nga ba yung naging issue dito? Bago tayo tumungo dyan, magbigay muna tayo ng konting trivia. Alam naman natin na nagkaroon ng Proclamation of Philippine Independence noong June 12, 1898. Marahil ang isa sa mga simbolo ng isang independent country ay ang magkaroon ng isang pambansang awit. Ang pambansang awit kasi ang kumakatawan sa kabuuan ng isang Filipino. It embodies everything that is a Filipino. So, paano nga bang nabuo yung pambansang awit natin? Bago nagkaroon ng proklamasyon ng Philippine Independence, nagtalaga ang dating Pangulong Emilio Aguinaldo noong June 5, 1898, na magsagawa ng isang instrumental march na patutugtugin sana during the proclamation of Philippine Independence. Kaya nabuo ang komposisyon ni Julian Felipe na dati niyang pinamagatang Marcha Filipina Magdalo. Pero kalaunan, ito ay naging Marcha Nacional Filipina. Ang instrumental march na ito ay unang tinugtog sa proclamation of Philippine Independence sa bahay ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Noong 1899 ay nilapatan na ito ng liriko gamit ang tula na ginawa ni Jose Palma na may pamagat na Filipinas. Marami naging version ang ating pambansang awit. Mayroong naging version during the Commonwealth era at mayroon ding naging version during the Japanese era. Pero ang version po ni Felipe Padilla de Leon ang siyang ginagamit natin ngayon. At ito ay pinamagatang lupang hinirang. Alam natin ang pamagat ng ating pambansang awit ay lupang hinirang. Yan ay nakasaad din sa RA 8491. Kaya nung napanood ng mga netizens itong vlog na ito, sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo, masakit po eh. Ayan, nilalungkat ng mga kaibigan ni Attorney Claire Castro yung history ng ating pambansang awit kung bakit ito ay tinawag na lupang hinirang at ito palang ginagamit na lupang hinirang bilang pambansang awit natin. Ito yung version ni Felipe Padilla de Leon noong 1956. So yan, mga kaibigan, malinaw na ang ating pambansang awit ay lupang hinirang, hindi bayang mag-iliw. So ito ay bilang leksyon na rin, diba? Pag-aaral na rin natin
At lalong-lalo na dito kay Rafi Tulfo, hindi ho bayan mag-ilaw ang ating pambansang awit, kundi lupang hinirang. So, ayun mga kaibigan, ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay!